Anong lasa? Sili daw yun. Oh, kikisa. Nag-vape si Dodong. Tatlo tayo. Buti guys, wala ng checkpoint at ang ubo ni mother, clerks. Pero wala po siyang COVID. Pinakamalayong narating ni Dodong. Guys, nag-research din kayo kapag natanong dito ang manok kung open siya kasi hindi siya open all the time. Katulad ng punta namin, hindi kami nakadaan dahil under repair. Hindi siya open all the time. Anyways guys, move on tayo. Andito na kami sa Atimonan. Wala yun. Ayan nakalaban. Diyan nakalibing si Roro. Yan guys, ang Alabat. Memorable place sa amin dahil dyan kami nagbabakasyon nung elementary pa. Pero wala na si Lola at Lolo kaya hindi na kami nakakabalik. Ayan, yan sa kaya ng ano, Bel? Oo. Oo. So, saan na lang yan? Pasahero, hindi pwede. Wow. Alabat, Quezon. Tingnan po yung driver namin sa likod. Lunch break. Kain. Disposable lahat para madaling itapon. Adobo. Gulay. Dito kami sa Bicol. Ay, Bicol. Quezon pa lang pala. So, ayun guys. Nag-stop kami sa Petron Gas Station sa Quezon para mag-lunch. Doon lang kami sa loob ng sasakyan kumain para hindi mainit kasi tanghaling tapat. Ang kinagandahan din ng nasa gas station eh may CR, may tubig. So, yan. Nasa Petron Gas Station, ang daming naka-stopover din dyan. Ayan.
unang sulyap sa Mayon, guys. Sobrang ganda. As in, napaka-dramatic. First time ni Dodong makita ang Mayon. Ako, nakita ko na siya nung bata pa ako, pero sobrang tagal na, kaya nakalimutan ko na itsura niya. Charin. Ano ba Mayon? Lagyan ng ano yun. Sir, yes sir. Ganda no? Bingo. Mayon volcano. Oh my gosh. You're so swerte. Si Kuya Gabo, ngayon niya lang nakita. Ikaw 11 years old. Ako nakita ko yan pero napadaan lang. Never ko yan nalapitan. At nangaral pa po sa pamangkin. Guys, andito kami sa Mayon Lodging House para magpahinga after 12 hours of driving. Papahinga muna kami, tas bukas itutuloy ang travel to Visayas. Ito yung parking na Mayon Lodge. Meron akong separate video para sa review ng mga rooms nila. Day 2 ng aming Manila to Cebu road trip. Quick stopover muna kami sa Cagsawa Ruins. Total, nandito naman na kami sa Bicol. Ay, ATV! Ang ganda! Pakalan tayo? Pagpasensyaan nyo na ako, guys, magsalita. Kasi umaarte talaga ako kapag na-excite. Sarap! Parang gusto ko mag-ganyan. Ah, talaga ba? Pabalik, gusto mo mag-ganyan tayo. Sige, Dodong, gusto rin. Dati yung malamig pa, no? Ang init na ngayon eh. Yan na, pagpabalik, maghahabol tayo ng ano, no? Oras. Ito guys, papunta kami ng Cagsawa. Ay, ganda, ang ganda ng Mayon. Ay, yan ang green. Sabi ko, parang hindi na green yung Mayon. And welcome to Cagsawa. Ayan, may pa-parking sila. Ginawa yung salitang magayon. Yung magayon. Ito parking, sir? Saan ang entrance yan? Parking. Saan po ang entrance? Ay, sorry. Yes, ma'am. So, mas malapit yung parking. Ayan natin. Saan po ang pagpasok po? Ayan lang po. Gate ako yan. Ayan na yung gate. Ma'am. Okay. Okay. Salamat. Pa-parking sila. Souvenir shops. At ito na? Ah, sige po. Okay. Ay, ref magnet. Kailangan ko ng ref mag. Cagsawa Ruins. May entrance lang siya na 20 per head. Very nice. Ito yung tuktok ng simbahan na lumubog noong unang panahon. Ang dami rin turista. Local tourists. Church of Cagsawa. May mga babasahin na ganyan. Pinipicturean ko para mabasa ko ng maayos sa picture. Ang ganda. Ay, umuusok sa tuktok. Ayan, umuusok. Ang galing. Tingnan mo ba yun, ha? Nag-vape si Dodong. Video. Ah, video? Wait lang, babe. Ayan guys, kita yung tuktok ng Mayon. Perfect photo op. Hindi lagi kita yung perfect cone niya, kaya grab the opportunity. Medyo nahirapan na kami kumuha ng maayos sa picture, kaya merong ate dyan na kukuha ng picture ninyo, tapos ang ganda-ganda niya kumuha. Tingnan nyo to guys, mga susunod.
Sili High School. Yeah. Level 1 lang sa bata si Kaya. Uy, hindi naman niya yan uubusin. Hindi, ikaw. Anong gusto mo? Just titikim-tikim na. Okay lang, sir. Ako na lang, sir. May, 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 may flavor pa siya. Chocolate and mango. Yan, sir. Mango. 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 Label. Ako, mango pinakamat... Ano? Baba. Meron ba ganun? Mango. Ito isa tayo? O? Yung pinakamaanghang. Pinakamaanghang madam. Level 5. Level 5. Try natin yung level 5. Level 5. Ay, strawberry lang po yung 5 namin. Ah, sige na lang. Level 5. Tapos, anong level? May buto-buto po. Wala po. Wala. Blend kasi. Anong lasa? Sili daw yun. Ala ka, oo nga. May ano? May bite. Nangangagat? No? Masarap pero may kaba. Ikaw, Teng. Anong lasa? Ano tayo? Hindi pa ko yan kayo, Lister. Ito, mas maanghang. Level 5. Level 1 at level 5. Ano nangagat ka? Parang ano? Ano lasa? Lasang ice cream pero nangagat. Oh, baligtad pa yung hawak ko na kutsara. Level 5. Sili at ayo. Level 1. Nato-torture na po siya ng Sili ice cream. Level 5. Yung level 1, sakto lang. Yung level 5, kakaiba. Parang gusto mo ng tubig. Maubo pa. Di ba kapag niya? Sarap. Kaya lang. Hindi lang ang nagat. Patikin. Yung mango masarap din eh. Tapos strawberry siya na ano. Level 5 Sili ice cream. Hinihintay ko yung ano, yung isa pang klase ng ice cream. Ano yan? Bagoong ice cream. Sili meron na eh. Bagoong wala pa. Hanghang talaga siya, grabe. Pero masarap naman. Ay, level 1 ito. Ay, ito daw. Level 5 pala to. Aha, level 5. Ano ba yan? Level 5! Pasma. Grabe yan. Na ano sa lalamunan. Hindi, okay lang. Hindi naman siya, no? Pero nawawala din naman. Pero pang matanda lang to, ha? Huwag sa bata. Ito lang ang ice cream na, no? Napawisan ako. Ice cream na pagpapawisan ka. Okay na. Bus na. Una masarap eh. Pag nag-ano na yung sili, gumuguhit na. Natikman mo na eh. Pag nakarami ka dito, yari ang umuranas mo. Kami sa sikwenta. Ah. Big tubig. Napainom po siya ng tubig. Ayan, paalis na. 30 yung parking ng Cagsawa. Ito yung mga ATV. Ang ganda. 545 minutes. Pakinain kong ice cream. Depende kung saan ka pupunta. Kumain ka ng ice cream, nag-init pa yung dila mo. Bye, Mayon. Ayun, magkakunin. Ang galing. Yung Mayon, ano siya eh, in and out. Nawawala-wala. Diba, ang ganda. Naka-experience tayo lang. Let's go to Leyte. Visayas na, mamaya. Next stop, Leyte. Kung merong Roro. Meron yan 2 p.m. according to my research. Pag wala, di magsagwan tayo. Bye, Luzon! Maya-maya, bye, Luzon na. Mga, hindi pala yung pinasuwan mo. So, na yun na kami. Pupunta na kami. Sorsogon. From anong lugar to? Albay? Cagsawa. Albay to, di ba? Albay. Yan.
Quezon, no? Gas up na kayo pag nasa Quezon. Kasi ang mahal na dito. Mahal na sa Bicol na gasolina at diesel. Ayan, magpag-gas up na kayo sa Quezon pa lang kapag pupunta kayong Bicol. Dahil ang mahal na ng gas, ng diesel. Gas at diesel dito sa Bicol region. Kung pupunta kayo ng Leyte, Quezon, gas up na kagad. Kasi mahal din sa Sorsogon. Mas mahal sa Sorsogon kaysa Albay, pero mas mura sa Quezon kaysa dito. Ang difference mga... 3 to 5 pesos. Mga 5 pesos. Ang laki ng difference. Kaya kung halimbawa nabawasan na kayo kalahati sa ano, Quezon, magpa-foot up na kayo. Bago kayo pumunta. Mag-Sorsogon. Mahal na dito ng ano, 74 na. Bulusan Volcano. Another card? In Sorsogon. Mount Bulusan. Mount Bulusan. Yan ang Mount Bulusan. Tapos ano yung tuktok? Mount Bulusan. Mount Bulusan. Bulusan Volcano. To Nawiliwili. Lakas makakaway. Kasi yung makuwin yung taal. Siguro na rin itong pais. Guys, nakita namin yung Mount Bulusan dito sa Sorsogon. After several days, naglabas yan ng abo. Puti na lang tapos na yung road trip namin. Ngayon, papunta na kaming Matnog. Kami sa Matnog, bibili muna kayo ng ticket bago kayo pumasok sa gate ha, kasi hindi kayo papasok sa gate pag walang ticket. So, ang binayaran namin dito, 1,750 car with driver, kasama rin passengers, dalawang senior tsaka isang bata at isang adult, at 85 sa LGU, 189 sa terminal fee, documentation stamp. Tapos Coast Guard. Pero wala nang bayad sa Coast Guard. The island of Luzon. Check na yung mga ticket. Kailangan may ticket na. Pero may ferry ride din dito, no? Kasi may bumibili yung mga single ticket lang eh. Oo. Sasakay lang sila ng ferry. Pero never kami dito sumakay ng hindi sinasakay yung bus. Tawa ka dito eh, no? Nasa... Ang tagal namin sa Manila. Thank you po. Ang tagal namin sa Manila. Saan yung Montenegro, babe? Dito. Kaliwa daw. Ito, stop ka dito kasi nagche-check din siya. Animal quarantine. Ang daming stop. Yung pig natin kasama. Patay tayo dito. Yung permit. Permit nung kasama namin. Good afternoon po. Montenegro. Dala po tayo kayo. Piglet po. Piglet po. Piglet. So, thank you. Montenegro po dito. Piglet lang po eh. Hindi rin siya naniwala eh, no? Bakit kailangan ba ba yung tawad? Pasok na kami sa barko. Ah!
First time ni Dodong. Kinakabahan ako. Siya. First time niya iloload sa barko. Kasama ang sasakyan. Bakit tulad din sa balita, diretso sa tabi. Nagkita ko din yun. Punta ko na Pasibu yata. Uy, pila. Ang dami nilang dala, babe, oh. Sa susunod, ganyan dapat. Yung tura na yung taas na yan, yung makakarip. Yung makeup na yan. Saan ba yung Samar? Ay, saan yung Calbayog doon? Tingnan mo sa mapa. Hindi yan hindi yan yun. Alin pa yung... Bicol pa din yan eh. Checking, checking. Saan papunta yung isa? Yung isang ano? Punta klara po mo. Kasi... Saan yun? Same din pa, no? Pa Samar din. Pa Samar din yun? Hindi pa ito. Ah, thank you. Ay, ikaw nga pala. Ka sa kanya. Wait lang. Ay, hindi niya. Saan ang biyahe nun? Same alin niya, sir. Ito, basta sa alin. Alin din. Ilang oras ang biyahe? 1 hour lang sa sir. Okay. Ang fast cut, 45 minutes. Thank you po. Nang hingi ng pangtubig. Loading na. Ayan guys, yung sasakyan namin barko. Ay, nagugutom na kami. Matagal pa ang pagkain muna. Kailangan may mga may mabibilhan namang kanin dun sa port sa kaulam. Pagkain. Kain. Ito yung bus. Nasa Matnog pala daw yung bus eh. Dulo nila. Naka-reserve na. Goodbye Luzon, papasok na. Wow. Doon ka sa gilid. 2 years of pilot. 2 years of 5 years in the end. Hands up. Okay. Nasa gitna. May camera ka ba? Mga kasabay.
Welcome to Visayas. Iba na ang salita. Di ko kabalo. Welcome to Visayas. Amo ba na rin pala yung mga pasahero? Diyan kami galing. Baka naiwan na. Wala naman siguro. Saan ang daan? Ayun ba yung may ways? Lang eh, no? Para ka lang na gano. Oh, pasakay naman yan. Balik. Yeah, boy! Ah, sinahan na ito na ang kanyang lugar. Petron agad eh. Pinas yata maharlik ka ang tawag. Pinag-isa na lang. Kano? Ay, Diyos ko, 80 pesos. Oh? 80.60. Hindi, ayun, may presyo nakalagay. Sobrang mahal ng diesel at ng gas. Ay, may nakamag tayo. Nakalimutan lang si Lester. Bilis lang noong convenient. Thank you, SNR. So ayun guys, nag-stopover muna kami dito sa SNR Bed and Breakfast sa Calbayog, Samar. Kasi gabi na kami dumating from Allen. Tapos 7 hours pa to Palumpon, Leyte. So itong SNR Bed and Breakfast, recommended siya kasi nandito siya sa Calbayog, Samar. Ang ganda ng garden. Tapos lahat ng kwarto nila is aircon for 1,100. Makakapagpahinga ka na bago i-continue ang journey to Cebu. Ito yung mga kwarto nila, guys. Okay, nandito tayo sa... Connecting ba siya? Hindi. Diyan na yung doon sa number 2. Ayun. Ay. Oh, two separate beds. May TV. Two separate beds. Lahat dito may aircon. Walang hindi aircon. Cabinet. CR. Excuse me, sa CR. Ayan, hindi natin. May pa-towel. May pa-sabon. Uy, may heater. Wow. Shampoo. Everything. Cabinet. Ayan. Si Dudo, saan? Ayos pa. Okay. Ito yung SNR. Pero ang ganda ng balcony. Ang sarap magkape. Grabe, ang ganda ng garden. Sobra. Garden panalo. So, ayan guys. Continue ang journey namin to Palumpon later from Calbayog, Samar. Kumain na kayo sa Calbayog bago kayo mag-travel kasi wala na kayo halos magdadaan ng kakainan dito. Kami sa Shakey's na lang kami kumain. Tapos, yun yung kay pagkain ano namin hanggang makarating kami sa Leyte. Dito na kami sa Katbalogan, Samar.
At ito na guys, ang isa sa mga highlights ng aming trip to Cebu, ang San Juanico Bridge. First time ko itong makikita at ang ganda-ganda niya. Sa gabi, lalo na raw sa umaga, kaya lang ginabi na kami dumaan dito. Ito yung San Juanico Bridge, guys. Nakakatuwa itong San Juanico, guys, kasi pinagdugtong niya ang Samar at Leyte. Imagine ninyo kung wala itong San Juanico Bridge, magro-roro pa kami from Samar to Leyte, then to Cebu. Kaya napaka-convenient na may San Juanico Bridge. Pinagawa daw ito ni Ferdinand, ni President or Ex-President Ferdinand Marcos Sr. as a gift to his wife na si Imelda Marcos na from Tacloban, kasi ang first na bayan after ng San Juanico at first bayan ng Leyte is Tacloban. So, ito yung regalo niya daw sa asawa niya. Guys, no, sana all nireregaluhan ng tulay. Charing! So, kung magpapagas kayo, kung kaya pa namang makarating ng Tacloban, sa Tacloban na lang kayo magpagas kasi ang mura lang dito compared sa Samar tsaka sa Palumpot. Nakarating kami ng Palumpon late ng 12 midnight at may 3 a.m. Roro sana, kaso wala kaming reservation. Ang catch, kailangan pala magpa-reserve, tumawag or mag-text sa number nila a day before kadumating para meron kang reservation. So, lilipat kami ng Isabel Leyte as chance passenger. Nandito na kami sa Isabel Leyte at chance passenger nga kami. Ang biyahe dito is Isabel to Danao, which is mas malapit to Cebu City. So, success guys. Binigyan kami ng chance. Sana all binibigyan ng chance as chance passenger. 6:30 a.m. kami pinapasok na dito sa Roro, tapos ang binayaran namin is 4,170 sa ticket ng sasakyan kasama ang limang pasahero. May senior discount na rin yon. 35 pesos terminal fee at saka 324 port fee. 4 hours on travel from Isabel Leyte to Danao, Cebu. Hindi na rin kami nag-hotel. Dire-diretso na kami sa Roro para makarating kami ng maaga sa Cebu. Ah, bago ba to? Wala naman yan. Pagpunta natin. Ah, wala ba yan? Wala ko meron na. SMC Side, Cebu. Ayan, ito yung at ang New Star, bagong casino rito sa Cebu. May mga kakilala kami dyan, kaya bibisitahin namin sila. Ang ganda sa Cebu. As in, sobrang developed. Oo, layo nga nito sa ano? Magellan's. Kaya worth it ang travel namin for 3 days. Kinapuntahan dahil. Welcome to Cebu! Parang yan eh.